May mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman. May mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag, ngunit alam mong nasa paligid lamang. Tanggapin man natin o hindi, may buhay sa likod ng dilim. May nanonood lamang mula sa di kalayuan. Mayroon ding nasa likod mo na, ngunit hindi mo pa alam. Yan ang mga kaluluwang di matahimik. Mga spiritong nananaghoy, humihingi ng tulong. Marami na kayong narinig na kwento ng kababalaghan. Marami na rin napatunayang walang katotohanan. Ngunit papano pag ang kwento ay hindi mamatay-matay? Ilang dekada na ang dumadaan, ngunit paulit-ulit pa rin pinag-uusapan. Gaya ng baba sa Alevatron. May sangahong van eh. Bumangga ako sa puno na to. Eh sabi daw, may nakita raw siyang babaeng nakaputi na tumawid. Pero nung tinitignan niya may babae, wala naman. Alas 3 ng umaga yun. Binanto ko kaya dito ako pumarada. May narinig akong umiyak, hinanap ko, pero hindi ko nakita eh. Matagal ng kwento yun dito, na may kinukuhang buhay ang Balete Drive taon-taon. Kaya ako, as much as possible, hindi ako nagpapagabi o dumadaan dito sa Balete Drive. Alam mo na, delikado, hindi taong kalaban natin. Balete Drive. Maraming kwento, maraming mga malagim na pangyayari. Pero iisa lamang ang laging tinuturo. Isang babae, nakaputi, umiiyak. Sino ang babaeng ito? Anong hiwaga ang bumabalot sa kanyang pagkatao? Ano ang misteryo ng Balete Drive? Rona Del Fiero, Mystery Finds. Nagyaya yung kaibigan ko lumabas eh. Alam mo ikaw, ang bad din ang ugali mo, no? Eh hindi ka na nga sumama kina Rona sa shoot, tapos i-escape ka pa mamaya. Tsaka di ba sabi mo, meron kang lalakarin bukas ng umaga, tapos magpupuyat ka? Alam mo, Monty, magpaalam ka muna kay Rona. Huwag na. Ikaw na lang kaya magpaalam. Total, kaya ko naman gumising ng maaga bukas eh. Patay ka kay Ate Rona. Sino kaya yung babae ng Balete Drive? Alam mo, Rona, may narinig akong balita na lahat ng mga nangyayaring kababalagan dito ay gawa lang ng isang eskwelahan, eksperimento nila. Gusto nila malaman kung gaano kabilis kumalat ang isang balita o chismis. Pero may nagsasabi ding nasagasaan daw. May iba naman, dito daw tinatapon yung mga sinalvage noong araw dahil madilim ang lugar. Eh, dadalawa nga lang daw yung pose ng ilaw dito. Hindi ah. Hindi may ano. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima.
Eh, sa lakas ng impact nitong kotseng ito, posibleng mabuhay yon. Eh, bakit ba daw siya nabangga? Eh, yun, nagmamaneho. Tapos biglang nakakita raw siya ng white lady sa likod niya. Sa likod ng kotse. Tapos lumipat sa harapan. Sa takot, yun, nabangga. Ano daw yung itsura ng white lady? Hindi ko na tinanong. Wala naman akong makukuhang matinong sagot eh. Oh. Alam mo, sa tining ko eh, ginagawa lang nilang excuse ito eh. Pag nabangga sila dito sa Balete Drive, ang rason, white lady. Mapabata, matanda, taxi driver, basta't nabangga sa Balete Drive, white lady. Tuturuan ko ng leksyon ng mga yan eh. Lalo na tong batang ito, kakasuhan ko siya. Mama, sa Makati ho tayo ah. Shortcut lang to. May ginagawa kasing college dyan sa Aurora Boulevard eh. Oh, bakit? Naku, bumigay po ata yung clutch ko. Lumipat na lang po kayo na bang taxi. Ha? Ang malas mo ng buhay na to. Pangyan, late na ako. Sige. Sorry po. Habol ko lang sa gasoline na to. Uy, uy, sandali! Jigs! Oh, Monty, bakit? Eh, nandiyan ba sana Jack? Magpapasundo sana ako eh. Nandito ako sa may Balete Drive. Balete Drive? Anong ginagawa mo dyan? Kala ko Makati ang punta mo. Eh, hindi na ako tutuloy. Nasira na yung gabi ko eh. Nasira na yung kotse ko. Nasira pa yung taxing sinasakyan ko. Saka ang hirap sumakay dito eh. Walang dumadaan. Uuwi na lang ako. Ay nako, wala pa sila eh. Sige, sasabihin ko. O, mag-ingat ka muna dyan. Baka mamaya may multo ka makadate, no? Hoy, Jig, sige na. Huwag ka na manakot. Okay. O, sige, bye-bye. Nakikiusap yung magulang ng bagets. Nakikipag-areglo. So, alam mo, una dapat nila areglohin yung anak nila kasi tinakas yung kotse. Eh di ba yung problema yung bata? Ay, thank
God, dumating din kayo. Kanina pa tumawag si Monty na nagpapasundo kasi yung sasakyan nasiraan. Tapos yung taxi sinasakyan niya, nasiraan din. Di ba ka malas-malasan? Kaya yun, nagpapasundo. Saan? Sa Valero Drive, Quezon City. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Ako nga pala si Monty. Sorry. Nakabukas kasi yung pinto niyo eh. Kaya pumasok ako dito. Mukhang takot na takot ka. May ginawa ka bang kasalanan? Wala. May humahabol kasi sa akin eh. Natakot ako. Bakit parang nakakita ka ng multo? Oo. Nakakita nga ako ng multo. Naniniwala ka ba sa multo? Oo. Naniniwala ako. Siya nga pala. Ako si Minerva. Nice meeting you. Minerva, pwede bang makigamit ng CR nyo? Sa ilalim ng hagdan. Diretso ko lang. Thank you. Bihira naman. Baka sumakay na ng taxi yun. Ang ikli-ikli lang nitong Balete Drive eh. Kanina pa tayo paigot-igot, pabalik-balik tayo dito. Kaya nga eh. Kanina pa ako tawag ng tawag kay Monty, dapat nasa bahay na yun ngayon. Yak, ang OA nito. Parang jowa kung mag-alala. Hindi, pero alam niyo, kanina ko pa rin siya tinatawagan sa cellphone, pero cannot be reached, ka. Saan po siya nagpunta? Rona, bakit? Naiipon sila lahat dito. Lahat na namamatay. Huh? Ang ibig mo sabihin, hindi lang yung white lady ng Balete Drive ang nandito dito? Marami sila, Jack. Lahat ng naaksidente nang dahil sa white lady. Hindi na umalis. Parami lang sila ng parami. Bakit wala na signal? Minerva? Minerva?
Minerva! Napakaluma naman ng bahay na ito. Siguro kung ibebenta nila ito, ang mahal siguro. Puro antik eh. Kaya kong hiningan dito ng tulong sa Balete Drive. May pinatay sa harapan ko. Tulungan mo ko. Ano? Nandito ka sa Balete Drive? May pinatay? Tulungan ka namin. Monty, hindi kita maintindihan. Nawawala ka rin si... Hello? Pero na, tulungan mo. Hello? Monty! Bakit kanya ka makatingin? Nakakita ka na naman ba ng multo? Monty! 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 Alam niyo, ang daming housing authorities dito eh. Sana makikita ang pinusukan ni Monty. Rona, bakit? May namatay sa loob ng bakurang ito. Piling mo ba andyan si Monty? Hindi ako sigurado. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Kailangan ko ng tulong mo. Sarado eh. Tingnan natin dito sa likod. Hello? Ate Rona, tulungan niyo ako. Papatayin niya ako. Hindi siya tao. Ate Rona, tulungan niyo ako. Jack, papatayin daw si Monty. Pero hindi tao. Ha? Sigurado ka bang itong lugar? Jack, may nararamdaman ako sa lugar na ito. Hello? Ate Rona? Hello? Ate Rona? Ate Rona?
Tarona! Monty? Monty? Yeah, Monty? Monty? Yeah, Monty? 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 Yeah, Monty? Parang biglang lumamig. Kinulubutan ako. May kasama tayo dito. Kung ba ako dadalhin? Ayoko sumama sa'yo! Sasaktan! Wala akong kasalanan! Hindi kita sasaktan. Kailangan ko ang tulong mo. Eh, hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Wala akong kasama. Pinatay niya ako. At yung nakita mo kanina, yun ang totoong nangyari. Anong gusto mo? Gusto ko na magpahinga. Gusto ko nang mahimlay. Pagod na ako.
Ba't biglang nawala? Lola, ano nangyayari? White lady, ayaw na akong palabasin. Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa balkonahe. Bumaba ako doon sa puno. Kaya nakalabas ako. Sino yung babae? Minerva raw ang pangalan. Bakit ayaw kanya palabasin sa bahay? Humihingi yata ng tulong eh. Siya yata yung white lady dito sa Maleta Drive. Yan, Jack. Yan yung bahay. Ayos pa ang lugar na to. Tignan niya pa nga sa akin yung mga clippings eh. Ito, ito, ito.
Hindi ang mga clippings na yan ang gusto niyang makita mo. Ano? Yes, sir. Sige. O, diretso na sa lab yan, ha? Yes, sir. Paano na ngayon? Paano natin tutulungan si Minerva? Ay, di... i-finders keepers na lang natin yung pumatay sa kanya. Jinx, di ka nag-iisip. Eh, 1971 pa nangyari yung krimen, eh. Eh, kung matagpuan man natin ngayon yan, baka uugod-ugod na yan o baka patay na rin. Eh, pero Monty, natulungan mo naman siya eh. Kasi nakita mo yung kalansay niya. Alam mo, sana lang matahimik na siya ng tuluyan. Sana nga. Sana ganun din ang mga kaluluwa sa Balete Drive. Eh, kung pag-pray na lang natin sila,